Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Nang dahil wala na ngang hanap buhay itong tiyahin ni Linet ay dito, naisipan na lamang umano itong magmalimos upang mayroon umano itong makain sa araw-araw. At dito, ikakagulat naman ito ni Michael ang kanyang makita ang isang matanda na malimos sa kanya at agad naman niya itong binigyan dahil nanghihingi umano ito ng pira upang mayroon umano itong ipambili ng pagkain. Ngunit, ikakabulagta ito ni Michael ang kanyang makikita na pagkatapos nitong bigyan ang matanda na nakakaawa at hindi umano ito makakalakad ay bigla na lamang umano itong tumakbo. At dito, agad naman itong nagsumbo si Michael kay Linet at sinabihan lamang umano ito ni Linet, pabayaan na lamang umano ang isang matanda na pulubi. At dito, ikakagulat naman ito ni Zoey ng kanyang makita nang biglang tumawid sa kalsada ang matanda sa kadahilanan na mabangga ito ni Zoey. At dito, ikakabulagta naman ito ng tiyahin ni Linet ng kanyang makita na masagasaan na ito ng isang sasakyan, kung kaya't sasabihin ito ng tiyahin ni Linet na huwag mo akong sasagasaan dahil ayaw ko pang mamatay. Ngunit hindi naman ito naririnig ni Zoey ang kanyang mga sinasabi dahil nasa loob ng sasakyan itong si Zoey. At hindi na nito napigilan na makontrol ni Zoey ang manibila sa sasakyan dahil nabigla din ito sa pagtakbo ng matanda, kung kaya't natamaan talaga ito sa sasakyan ni Zoey. Ngunit hindi naman ito pinapabayaan ni Zoey dahil agad naman niya itong itinakbo sa hospital ang matanda na kanyang nasagasaan. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.